Sa National Bull Farm ng Philippine Kalabaw Center, araw-araw sila nangungolekta ng similya ng kalabaw. Pinoproseso ang mga similya para gamitin sa artificial insemination sa mga babaeng kalabaw. Matapos ito, ipakakalat ang similya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Paano natin masisiguro na ang frozen semen ay makakarating sa destinasyon ng maayos? Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago, tatalakayin natin dito. Lahat yan masaya, matutong hayan sa Agring Apudyan. Ngayon naman kasama ko si Dr. Beng para po ipagpatuloy yung mga semen activities dito sa PCC. Kanina ma'am, in-evaluate natin yung semen. Ngayon, ito meron tayong mga semen bank. Ano nga ulit to? Ito yung ating mga frozen semen ngayon. Nandito tayo sa semen bank. Kanina, yung kinolekta nating similya galing sa Bulugan, pinakita natin paano i-evaluate. Pagkatapos nun, di ba, freeze yun. Okay. Inilagay natin ngayon, inilublob natin sa liquid nitrogen pagkatapos ma-freeze. Pero dapat yun, pumasa muna doon sa quality evaluation nila. Pag hindi, mahigpit. Oo, hindi po pwede. Ako yan, ang tawag namin dyan, non-negotiable. Mm-hmm. Pag hindi pumasa sa criteria, pag below 500, tanggal na tanggal agad. Tanggal kaagad, oo. So, lahat nun, yung lang papasa ang bababa dito. Okay. So, we call this yung semen bank because all the production ng dalawa naming semen processing. We have one yung pinuntahan natin kanina sa Digdig. Meron din kami actually maliit sa UPLB. So, dinadala rin nilang similya dito. Bakit dito? Kasi hindi na namin po problema, hindi na namin dapat uobligahin sila na iayos yung distribution scheme papunta sa iba naming centers. Diba? We have 12 centers. So, at saka yung mga request ng ating mga LGU. So, pag sasabihin nila, so may network na yan, sabihin dito kay Aaron, ang in-charge namin dito sa semen bank. O parating kami, may tangke kami, magre-request kami ng similya, ihahanda niya na kagad. Titingnan niya ngayon yung listahan kasi meron tayong tinatawag na distribution scheme. It's one way for us to control or trace kung saan na pupunta yung similya, monitor, but more importantly, to be able to manage inbreeding. Kasi ayaw mo naman na baka mamaya yung naipanganak na, eh kamag-anak na pala sila na. Yes. Sila na. So, we manage that and at the same time din, yung pinakamagagaling na similya. Sige nga ma'am, bago tayo pumunta dito, no, ano po yung tinatawag nating inbreeding? Para lang doon sa mga bagong nanonood sa atin. So, di ba sabi natin sa tao, ayaw mong magkamag-anak ang mag-asawa. Hmm. Because that's inbreeding. Yung ibig sabihin nun is yung, technically we call it yung shared ninyo na allele, na genes. Pero ang ibig sabihin nun, you don't want na magkaroon ng mating yung magkamag-anak. Okay, magkapatid, mag-ina, mag-ama. Ang nagiging result na itong inbreeding ay? Ang possibility kasi kung meron tayong mga genetic defects or undesirable trait, mas malaki ang possibility na lalabas yan pagka magkamag-anak ang iyong pinag-mate or yung possibility rin na meron kasing tinatawag kaming inbreeding depression. Baka pumangit yung performance pag masyadong inbred. Yung magiging anak nung magkamag-anak ay nag-produce ng anak. So we try to avoid that obviously. So that's why may systematic coming way of making sure that the required and the number or the bulls that are going to specific areas are followed and yun ang responsibility ni Aaron. So, yun. Kaya meron kami ngayon. Dalawang purpose nito. One is for distribution. Di ba sabi namin kanina, ang Bulugan, hindi mo pwedeng gatasan. Oo. O paano mo malaman kung magaling? O, diba? So, ang programa namin is, we wait 7 to 8 years bago manganak yung mga anak niya at magatasan para malaman namin kung magaling. So, after nun, saka ko palang malalaman, magkakaroon ng breeding values yung Bulugan. So, habang waiting bull ang tawag doon, between yung production niya at saka yung 7 to 8 years, nakastore yan. Mm-hmm. Tapos, pag alam kong magaling, siyempre, sinong dapat makinabang? I-assign namin ngayon yan sa ating mga gumagatas na, sa mga kooperatiba, sa mga... Yung alam natin na makikinabang sa mas mataas na lahi. Priority sila.
So, ikakalat namin yon. So, alam ni Aaron yon. So, every year we draw up. So, yung pinakamagagaling, i-re-reassign namin yan sa co-ops. Naka-select na sila. Naka-select na sila. So, sabi nga, we're breeding not for PCC, we're breeding for our farmers. They become the beneficiary of our effort. So, ito eh, ang hirap kasing gawin. Can you imagine si Mr. Farmer, iobliga natin 7 to 8 years mag-antay. Hindi po pwede. So, lutuin niya yung kanyang bakalabaw. Yes, and it takes a lot of animals to be able to have the genetic evaluation. So, this is the purpose of it, not just for distribution, but to be able to store the semen for future use. Cute companions, faithful friends, healthy helpers. Pero minsan, binibigyan din tayo ng mga not-so-lovable problems. So hindi lang pala basta kinuha ko yung doggy. Ay hindi! Kasi talagang you are taking care of a life, di ba? Ito ang Pet Show, kung saan sasagutin ng mga pet concerns mo ng mismong mga pet experts na nakakaintindi sa'yo at sa iyong most loved pet babies. Ang kahalagahan ng pets, malaki silang bahagi ng buhay natin. Most pets right now, karamihan sa kanila ay emotional support natin. Naging malaking bahagi na sila ng pamumuhay ng Pilipino. For others, parang nagiging anak talaga nila, kaya nga nauso yung term na fur parent or pet parent. It's a great responsibility to be a pet parent. At hindi lamang po yan ngayon lang, magpa-cute lang tayo at alagaan ko to, mamaya iwan ko na siya, hindi po ganon. Kawawa naman yung mga aso pag ganito yung ating naging prinsipyo or takbo ng ating desisyon. Bakit tayo mag-aalaga ng mga aso o pusa or kung ano mang hayop pa yan? Ang naging unang problem ko noon is prominent dun ang Hollywood films, no? Wala pa naman social media. So lahat ng information na nakukuha ko, na-acquire ko, is from movies. Then yung movies na mga napapanood ko sets a wrong impression. Akala ko pagka kumuha ko ng aso, magiging ganun na yung aso ko. Real sources. Real information. Real talk. Nakikita nila all the positive things without knowing na kailangan pala ng mahabang preparasyon at marami palang bagay na kailangan mo ikonsidera bago ka kumuha ng aso. Kung ano yung behind the scene, paano nila na-achieve yung ganong relationship dun sa aso nila? Kung gusto nating mabigay ng tama yung pangangailangan nila, no, kailangan natin ng tamang impormasyon. Oh yes! Pag naalagaan nating mabuti ang ating mga aso, pusa, or ating mga pets, hindi natin mapaliwanag yung joy, yung kasiyahan na madudulot nito sa atin. Kung mahal natin sila, alamin natin kung paano tayo magiging better humans for them. Because with real sources and real information, humans and pets will always be wonderful. Ano po yung laman ng ating mga tangke? At meron tayo iba-ibang klaseng tangke na nandito. Pwede niyo po ba ipaliwanag kung ano-ano yung purpose na to? So ito ang marami, sabi mo, 10 na canister. Ito ang tawag namin wide mouth. So normally, ito yung pang-storage dito. Or ito kasi pupunta ng Visayas ito. Mm. So naka-ready na to, isasakay na lang sa truck. Tapos i-distribute or ibabagsak namin sa center namin sa La Carlota, is in La Granja, actually, to be exact. So ito yan. Pero pag nandun na sa kanila, hindi naman ito ang ibibigay nila sa ating mga AI technician eh. Okay. So kasi maraming towns yan. So from our center, ito naman, i-redistribute naman nila sa mga ganitong tangke. Ito yung narrow mouth. Bakit? Mas matagal ang evaporation. Ito naman yung, kunwari, request ni LGU, punta sa ibang bayan. So, dito naman natin nila, sa kanilang level yan. Tapos si Mr. Technician natin, ito lang ang dala niya. Ito yung fill tank. Hindi naman kasi niya kailangan dalhin lahat. So, from our distribution centers, ililipat naman. Every week, kailangan bumalik yung ating technician sa distribution network ng PCC or ng LGU para mag-refill ng sinilya at saka liquid nitrogen. So ito, good for 1 week lang to. Pagka sumala silang di mag-refill, delikado yung... Mag-refill ng nitrogen. Oo, mag-refill ng nitrogen kasi pag naubusan ng nitrogen yan, masisira yung similya natin.
So yun yung talagang... Ano ang temperature for the storage? Eh yung basta mayroon kang liquid nitrogen na laman, pero meron tayong level, 12 centimeters, meron silang measuring stick. Pero ang tansyado na namin to eh, kailangan every week magre-refill si technician nito. Para yung one week na yun, eksakto yun na hindi siya bababa doon sa 7 centimeter na liquid nitrogen level. Kasi pag hindi na maintain yun, baka yung ina-assure namin na ganda ng takbo ng similya kanina, naku, baka mamaya hindi na yun ganun. So, matay. Napaka-critical na dapat maaganda ang source natin ng liquid nitrogen. Ayan, ang tanong nila lagi, gaano katagal ang similya na pwede? Yes po. As long as you maintain the liquid nitrogen, kahit na ilang taon yan, 10 taon, 15 years, 20 years, 30 years, it is still viable. Ang critical is the storage of the liquid nitrogen. Opo. Ma'am, tanong ko, ilan ang laman na to? Yan is around, ang full capacity niyan pag pinuno namin is probably around 7,000. 7,000? Mm-mm, straws. Ano itong mga ID na to? Yan, bawat isang canister para hindi nagkakagulo is isang bulugan yan. So itong canister niya na ito, ibig sabihin, ang laman lang niya, similya ng bulugan na to. Ayan. Pwede ko bang makita kung ano yung laman? Ayan, sige. Ayan, so, sabi mo sa akin, 7,000. Ano yung lahat-lahat pag kami maximize? O, ayan. O, ah, so, okay. Okay. So, lahat niyang semen na yan ay dito lang sa bulugan na yan. So, para madali yung ilipat niya yan. Wag muna kasi maapektuhan. So, hindi namin siya masyadong inilalabas. Kung kukunin para man dapat. Para siyang mga nakastraw talaga. Nakastraw siya talaga. Ayan. So, ayan. Sige, iangat natin. Konti lang. Kailangan kasi may vapor pa para hindi maapektuhan. Ayun. Ayan. So ito yung mga straw. Ayan yung mga straw. So, yan ngayon, pagdating sa aming center, pwede nila ngayong ilipat yan sa ibang nilang tangke or even diretso na sa fill tank na ganito para magamit nila. So that's how we distribute. And the rest, every batch, every bull, may nakastore for future use, for research, or whatever, later on, you never know. At least meron kami lahat. So pag hinanap natin sinong bulugan, kahit matagal na noon, meron kami nakastore dyan. Kahit konti lang. So we don't lose. Sa ngayon ba, meron pa rin ba yung traditional na ginagawa para sa pag-produce? Let's say, yung tumatawag ko rin ba tayo ng mga bulugan, pasampa, meron pa rin ba ngayon sa farm? O lahat ng may kalabaw ngayon ay naka-AI na? Hindi naman namin kayang lahat ng farmer ay iobliga na magpasimilya. Meron pa rin kaming programa ng yung traditional, yung tawag namin bull dispersal. Hindi naman kaya lahat ng similya. So, meron pa rin kaming programa sa mga, lalo na sa lugar na mahirap abutin ng semen. Bakit? Sabi mo, ang pinaka-limiting factor mo dito is how far can we reach the distribution network ng liquid nitrogen. So, sa mga areas na yon or yung malalaking rancho, may programa kami ng natural service ang tawag namin doon. That will complement itong AI natin. Mas matagal, bakit? Kung konti lang naman ang naipoproduce naming bulugan na naipapa-disperse or naipapahiram. Unlike ito, ilang bulugan lang, ilang libo ang aming na kayang abutin na magsasaka na nabibigyan ng AI service. Ayan. Paano kung ako ay isang merong kalabaw, paano ako lalapit sa inyo at ihingi ng mga artificial gamit para sa artificial insemination? So, yung mga alam na merong mga programa ang mga munisipyo natin, pwede sila pumunta doon kasi lahat halos ng aming mga regional centers ay mayroon niyang ka-collaboration sa ating munisipyo. Other than that, you go to Facebook, meron din po kami doon. Pwede kayong mag-message, tapos usually tatanungin niya yan eh. Ang una ko tatanong, taga saan po kayo? Ayan, so taga ganito. So iko-connect ko yan doon sa technician namin kung saan sila malapit. Bibigay ko yung number, tapos sila ngayon ang mag-usap. So most of the time naman po, nagkukusa rin ng technicians namin. So syempre, hindi namin naantay na kayo lang ang mag-request. Kami na mismo ang nakikipag-arrange ng
mga AI services, lalong-lalo na kung maganda ang programa ng ating mga munisipyo at saka ng probinsya. So we arrange for that. But nevertheless, Facebook, send us email, text us, puntahan mo yung aming regional center. So, basta't may request, we really try to accommodate all the requests. Hindi naman kailangan na member ako ng co-op, kahit individual lang pwede. No. You don't have to. Ma'am, ano yung pinakamatanda or pinakamatagal na natin na nakastore dito na semen? Sila Memo. Si Memo, si Mabro, si Mapel, si Azon. They were 1995, if I'm not mistaken. Yung Kalabaw patay na. Yung pamilya niya buhay pa. Actually, karamihan, yung picture, karamihan ng iba, patay na. Saka hindi namin pwedeng patagal yung buluga. Mapansin mo, di ba? Every year we call, Ilang years usually ang pinatagal? On the average, around 8 years. This is so exciting. It's a new day, it's a new place to call home. My mission, to save these places for you. Let us find the best places to save for every location and for every situation. This is Sam Pan. I'm your key into the latest and trendiest stays, accommodations, and homes, making them all hashtag unlocked. Exclusively traveling here on TMT. So, di ba tinanong mo kanina yung pinakamatanda? Ayan, pakita ko sa'yo, halika dito yan. So, sabi natin, dumating itong mga similya natin ang 1995. Ayan. So, sabi ko, si Memo, si Mapel, si Mabro. So, ito, si Samrat. Ayan. Itong mga to, ito yung pinakamatatanda. Ayan. Yung pangalan nila, parang pang-Indian yung tunog. Ito, Indian to, si Samrat. Diba, sabi, ang breed naman natin is Miura. Mm-hmm. Originally talaga is they are... The genetics of the ones that we have now are really Miura-based. Mm. Kaya medyo... Nanggaling ng India. Oh, kaya ang pangalan Indian pero, din. Pero it doesn't mean na kinuha namin sa India. Pero naikalat naman ni India yan noon sa mga iba-ibang bansa. So, nakakuha rin kami ng Miura-based. But not the Indian Miura directly from India. Kaya medyo pangalan ng India. Yan, si Memo, si Memoir. Ito, matatanda na to. Pero pag... regular kasi si Aaron nagkakanyan eh. Part ng ISO namin is he has to check randomly each tank on a regular basis. Annually ba yan? Semi-annual? Depende sa procedure ng ISO. And just so we know na na-maintain pa rin yung motility. Opo. May nagkaroon po ba ng incident dito na nawala? Or namatayan kayo? Meron naman. Hindi maiwasan ang accident. Kaya multiple din yung aming one. You will notice, hindi lang iisa. There was a time nagkaroon kami ng failure nung tanke sumingaw. Sumingaw. Oh. Na para kasing thermos yan eh. Mm-hmm. Nabiyak yung kanyang vacuum. Okay. Mm-hmm. So, it happens. So, that's the reason why we really need to store, and we don't store on just one container alone to be able to, you know, backup of the backup of the backup. Mm-hmm. Pati records namin, hindi lang iisa. Mawala man ang isa, pwede namin i-restore sa mga centers ang records nila because we have multiple backups. Yes. Backup ni saan? Importante yan. Offsite backup, meron din kami. Yan. So, that's also one reason why we have UPLB and Digdig. In the event na something happens, at least may backup din kami uli na semen. Hindi mahihinto yung service natin sa ating mga magsasaka. Yes, ma'am. For the AI, ito na yung final procedure natin. Mm-hmm. Hanggang ma-deliver na dun sa ating mga village... AI technicians. AI technicians. Ayan. So, meron bang
meron bang, di ba may mga trainings tayo, meron bang mga registered AI technicians? Yes. Paano natin malalaman kung registered yung technicians okay, natin? Okay, so we're trying to work out with the Unified AI program. Pero sa amin, mayroon talaga kaming listahan and marami na rin kaming mga na-organize na sila, na may sarili na silang ID, na organized na kooperatiba na AI technician and they have a very good network. Dito lang sa Bulacan. Magte-text, kailangan ko ng naglalandi kalabaw ko, sasabihin ng isa, ay, nag-AI siya ngayon, naku, malayo ng konti. Ite-text niya sa kabila, yung network niya kasama niya because they're already organized. So, hindi nawawala ang service na iahabol kasi, di ba, ang iksi lang, ilang oras lang ang landi, hindi pwedeng mag-antay. So, the moment mag-text, kailangan tatakbo na yan. So, they have, and we have a list ng mga technicians and yung mga organized natin, they also have ID. Hopefully, lahat ng technicians natin sa nationwide through the Unified AI program will have a single ID na pwede nga ipakita. But right now, meron naman din sila sa, kahit sa PCC technicians group. So that's how we actually work with them. At saka, makikita mo kaagad kasi nakalabel kaagad yung mga tangke nila. May PCC din eh. Ayan. So, hindi tayo masisingitan ng mga parang kulorum. Ay, hindi pwede. Oo. For one, where can they get the semen? Remember, we distribute through a network. Naka-centralized. Up to the AI technician. So, if you want to get, then you request from us and then we will course through to the proper center, regional center involved para sigurado kayong similya mong makuha ay na-maintain at igagarantee namin yung kwan. But the moment it leaves us or na alis na kay technician, hindi namin mag-guarantee yun. Pero at the point ng use, at least kung nahawakan namin yan at naman na nasundan natin yung procedure namin, we can guarantee the quality of the semen. I'd like to acknowledge din yung efforts ni PCC sa pagtitrain ng aking kasamahan na technicians, no, under the Municipal Veterinary Office. Pinanalaan kong babae, babae naman yung ano yun. Wala nang kapalit pagkamatanda na yung babae sa atin. Kung 30,000 lang yung sweldo ko sa abroad, hindi na ako may ibang bansa. Eh, dito lang yung halos nakukuha ko naman din. O humihigit pa rin. Sa ngayon, dahil sa nag-expand na nga kasi ako, nakilala na ako ng lubusan at saka marami na akong posto. Ito yung pinaka-paper towel sila. Nung nag-work ako as company employee, parang mas malaki pa yung kita ko sa AI kaysa sa kuan, kaya tinigil ko na lang yun as nag-AI na lang po ulit. Pero itong kalabaw, kasi pure ito, artificially inseminated dito ng pure din, ang ganda ng mga anak nito. Nung ako ay na-assign or nabigyan ng task to think about anong direction ng breeding program ng kalabaw natin. Immediately what came to my mind is dalawa, yung ating breeding program para sa ating native, hindi natin dapat pabayaan 'yan. So we actually have a formal selection process for our native. Pero itong kalabaw rin natin at the same time nung previous na mga projects is ang laki ng potential to develop it as a dairy. Bakit? Ang kalabaw natin or even itong riverine natin na purebred is truly adaptable sa ating Pilipinas na climate na hot and hotter. So you don't need to have too much of a problem sa adaptation sa mainit na climate. Pero yung capability or yung potential nila to produce milk, medyo mababa noon. So ang ating ultimate goal is pataasin natin ng pataasin ang lahi ng ating mga dairy carabaos para makuha natin yung kahit man lang 10 liters average para sa ating mga magsasaka. On the other side, yung gusto nating makita sa ating native na kalabaw is ma-maintain natin yung napakagandang qualities niya. Diba, very tame, ang ganda ng paa, ang ganda ng conformation. Pero gusto natin lumaki at bumilis lumaki. So we're doing that right now. Pero pagdating kasi sa animal breeding, there's no such thing as tapos na eh. It's a continuous process selection, never ending. Bakit? Once you stop the selection pressure, baka bumaba uli yung capacity. Yeah. So, hindi namin pwedeng sabihin tapos na tayo.
Pero ito ngayon, right now, ang makikita natin. Masaya ang ating mga magsasaka. Normal sa kanilang makakita ng 7 liters, 8 liters na nakukuhang gatas ngayon. Can you imagine po pag naging 10 pa yon or more? So yun yung continuous process. Ang pwede rin nating baguhin is, pwede nating i-refine later on ang pamimili natin ng magagandang jeans. So, yun yung susunod natin gagawin. So, antayin nyo yun. Looking forward. Looking forward tayo doon. Babalik kami dito. Yeah, we will do that. Yes, definitely. Ang artificial insemination ay paraan para masigurong maganda ang susunod na henerasyon ng mga kalabaw. Pero hindi ito maisasagawa kung hindi dekalidad ang similyang gagamitin. Kaya ang Philippine Carabao Center sa pamamagitan ng National Bull Farm puspusan ang pag-aaral para mapabuti ang lahi ng mga kalabaw. Agree ako dyan!